Yan yung binili namin na strawberries nung isang araw. Ay, tingnan ko pala yung mga plants natin na nilipat. Kamustahin natin. Yan, okay naman sila. Stable na? Hmm. Parang naglagpad na. Parang lumapad niya yung mga dahon na yun. Kamatis? Hindi. Ay, yung beans. Beans. Ay, oo nga. Diba? Nahiyang sila sa labas. Siyempre kasi parang nakakahinga na sila eh. Sa loob, diba, mainit. At least dito, may hangin na fresh. Tsaka yung kamatis natin, nag-anon na yung mga bulaklak mo. Okay. Nagtanong pala si Exploring the Nature. Saan mo daw nakuha itong plastic? Kasi baka magtanim din siguro siya. Hiningi lang namin. Ayun, hiningi lang namin to sa kasamahan niya. Pero malaking tulong talaga pag may ganyang plastic pa, no? Kasi hindi siya agad-agad malalanta. Nung nakaraan kasi yun, ngayon lipat kami, malanta. May hangin kasi siya na ano. Ano muna natin yung transplant muna namin yung ano? Strawberry. Tsaka... Kulang pa nga yung strawberry natin. Yung mga bell pepper natin doon. Hindi pa. Ay, hindi pa ba? Malamig pa eh. Hindi pa kaya? Positive naman na yan. Ano na lang. Next week. Eh, akala ko ililipat na natin lahat. Ito muna yung ilipat namin. Ah. Medyo pricey nga lang siya. $5. $5. Okay na din. Gusto lang niya magpitas ng strawberries. Gusto ko lang magpitas ng strawberry na 6 piraso, 5 piraso. Yeah, malamang yan lang yung ibubungan yan. Pandagdag ano lang siya. Pandagdag sa garden. Iba pa rin yung iba-ibang tanim, diba? Ito yung tataniman namin. Pinili namin to sa ano. Dalarama lang to. Tapos amin sabi ko. Ito. Dadungkala ko naman lahat-lahat ililipat muna. Ah, dyan may isisasapit. Ang cute, no? Parang ikaw. Wow. Hindi mo nilagyan ng eggshell. Ubus na ba yung eggshell, ma? Meron pa. Saka na lang natin, ano? Lagyan ng mga pataba. Ano pala yung pataba na nilalagay mo daw pa? Sa mga plants mo? Wala pa. Wala pa? Wala pa akong pataba. Pero ano yung usual na nilalagay mo? Plant food? NPK. Yun sa Canadian Tire? Sa? Maraming ano, may... Saan? Oo. May mga nabibiling plant food. Dito sa amin kami sa ano eh. Dito sa amin sa Canadian Tire kami bumibili. Minsan sa Walmart, may mga plant food din. Check nyo na lang dun yung meron pang pa bulaklak, meron pang pa fruits. Diba na? So yun yung mga nakakatulong, lalo na... Sa amin kasi dapat maglagay kami dahil maiksi lang yung time na maka-harvest kami. Pag ano, pag fruit season niya na, o flowering niya na, kailangan yung food ang niya, kailangan niya. Ah, so 2 paso lang pala yan. Kasi kabilaan. Ilan yung binili mong ganyang paso? Oo, kailangan pa natin ng 8 nito. Bibili pa. Okay naman yung medyo mahal siya. Maganap tayo ng medyo mura. Magkano ba isa niyan? $4? Mahal? Biruin mo yan. $4.99. Oh, 5. Tapos 2 strawberries. 15 na yan. Plus yung lupa. Magkano na? Mahal. Mahal din mag-garden ka, ha? Tapos pero, yung mapipitas mo dyan na bunga niya. Pero para sa akin kasi hindi sa ano eh. Yung mapipitas, 2 na lang yan. For sure, mayroon naman talagang mapipitas. Pero ang sa akin dito, yung every summer lang natin magagawa. Kasi kung masaya tayo kasi sa pagtatanim, kahit na mahal siya, katulad niya yung iba, di ba? Bumibili ng mga bulaklak na... Bulaklak lang, pang display lang yun. Pang display lang nila para sa summer, di ba? Umaabot minsan mga 500. Mapupuno lang nila yung garden nila. At least ito. Magkano yun? Nasa 65. 40,
$35 to $65 ang isang paso. Parang bouquet, 'di ba? Yung isang ano? Isang basket. 45 yun pa isang basket. Yeah. One down. Yan pala yun. Yan lang pala. Yan, tapos itusok niya balik yung label dyan. Parang dalawang variety siya. Mm, tama ba yung tusok mo dyan? Sabi ko, nagbihis pa ako ng pangtanim na outfit. Hindi pala magtatanim ng madami. Lokaret ka talaga. Itanim natin ngayon yung ano, yung sitaw. Ah. Kasi nag-ano na siya doon. Gumagapang na. Sa sunod, ikaw nagagapangin. Ikaw nagagapangan yun. Yari ka na sa... sa sitaw, ikaw na yung kakapitan nun. Yun o, maliit lang yung ano, pang strawberry lang talaga siya. Pag nagpatubo kami kasi, yung nakafocus lang kami sa mga sili, kamatis, ano pa nga yung iba? Bell pepper, tsaka nung nakaraan, nag-try tayo patatas pa eh. Hindi naman. Hindi naman feed. May laman naman siya. Maganda yung tubo ng patatas nakaraan na maliliit lang. Depende kasi sa klase kung ano ang ito. Magkakaroon pa to siya ng another na magkakaugat pa yan, no? Di ba pagka may gagapangan siya? Ganun siya. So, pwede naman siya putulin ulit. Para itanim. Hindi, pag hindi talaga tayo sanay sa mga halaman kung anong tawag doon. Parang ang hirap i-explain. Ano? Parang hindi mo alam kung anong babanggitin mo. Sabi mo na lang, magtanim ay dibiro. Ganun na lang. Kung ano ba ang... tamang term. Ano ba yung sasabihin mo sa camera na ay ito ganito. Sabi mo na lang tangkay. Tangkay yan. Alam mo yun. Ang importante dyan, napapalaki mo, nakaka-harvest ka. Ayan. Sa totoo lang, yung natutunan ko sa pagtatanim, ang kamatis at saka yung mga sili, hindi naman siya ganun kahirap alagaan. Patubuin. Tsaka hindi siya mahirap patubuin, ano? Oo. Kasi yung sili namin pala yun, yung bell pepper namin, pinatubo lang yan ni Dadong, galing sa, alam mo yung seeds nung ginamit kong, imbutido. O, pang-imbutido. So, ginawa niya doon, pinatuyo lang niya, tapos yung pina-germinate niya, pinatubo niya. Tapos, napansin namin, yun pa yung mas magandang seedlings namin so far. Napano? Sa ilang taon na namin na nagpapatubo. Yun yung pinakamaganda. Healthy siya. Wala ka nang nilagay na kung ano-anong mga abono doon. Siguro, dahil fresh, no? Hindi siya dry. Diba pa? Kasi napansin mo yung mga binibenta, dry na. Siguro stocks na nila yun. Tapos may expiry date pa nga yun eh. So, kung hindi mo mapapatubo siguro doon sa loob ng kung hanggang kailan na siya pwede, yun. Masisira na siya. Unlike itong fresh nga, para mas mabilis siyang patubuin. Kahit siguro pa sa kamatis pa, try mo kaya yung ganun pa. Magtabi ka. Magkumbaga, bago mag-fall, magtabi ka na ng mga kung anong variety yung meron tayo, no? Hindi. Bibili tayo ng kamatis. Ay, malalaki. Oo. Bibili tayo ng kamatis, tapos... yun yung patutuyuin mo. Ipa-germinate ko. Ah, okay. Bago mag-spring. Hmm. Kasi ito na, kung naalala mo yung mga bell pepper na yan. Winter natin days, yun eh. Four days no? Ko siya tinabi.
Lugasan ko lang siya para hindi siya maratin. Hindi siya mabulok. Kaya nga. Ayan. Diba? Cute. Cute ba? Feel na feel niya yung pagdidilig. Feel na feel ng farmer ang pagdidilig. Ano? Kasi nakakaano siya. Nakakatuwa siya. Kaya magtanim na rin kayo. Kaya nga, no? Nakakatuwa siya every morning. Lalo na kapag yung wala kang pasok. Tambay-tambay siya tambay dito. Tambay ka dyan. Tapos nagkakape ka habang tinitingnan mo kung anong problema na yung mga halaman. Ayun pa nga yung upuan namin tsaka yung lamesa doon. No? Marami tayong basura. Hindi natin. Oh. Kailangan natin magkapo ng basura sa... Andun, bakante yung basurahan eh. Nilipat na namin yung aloe vera doon. Kailan mo tatanggalin yung plastic? Mga next... Uy! Saan mo ipwesto yan? Diyan niya ipwesto. Ayan siya. Hindi kaya hahakutin yan pa. Hindi naman. Gandang pwesto dito ng strawberry. Ang ganda tingnan mo, no? Ang cute. Nung nakaraan kasi yung sa atin, yung parang may insert lang dito, di ba? Nakasabit. Ayun, wala na, tinapungkol. Lata yun eh. Mas maganda to eh. At saka pinili ko talaga yung kulay puti. Para same para dyan sa kundura. Para same dito. Hindi maganda. Hindi isagwa tingnan. Tuwa ka na. Ano pong sunod? Ay, mayroon pa pala siya. Kaya, balance to eh. Naku, kailangan pang 20 ulit ng strawberries. Yes. Mahal pa mo yung strawberries. Naku, dadong dapat. Pinag-isa-isa mo na lang. Gastos ko si dadong sa pagdating sa plants eh. Sabi ni Denise. Sabi ni Denise. Mama, summer na. Si Papa busy na naman sa mga babies niya. Ang babies daw ni dadong. Plants. Ganyan siya. Tapos wala pang tanim. Ang dami mo pang kulang pala, dadong. Diyos ko po. Pero yung strawberries, 5. Ang $40 isang... $40 pa kulang. Ay, hindi ko nakakatuwa. Bila mo na lang ako ng bunga na lang. 10, 20, 30, 40. Hello. Hindi na. Tama na yan pa. Ibang klase naman. Kaya mo tatanim mo dito. Ay, hindi ko na problema yun. Basta huwag ka na bumili ko na lang yung ano dito. Ay, bulaklak na pang bubuyog. Wala tayong bulaklak. Dapat may bulaklak ka pang bubuyog. Oo. Pwede yan. Dito, strawberry dyan, bulaklak. Ten na lang. Kunin mo na yung ano. Yung? Kunin ay, ikaw magtatanim eh. Ikaw magkuha dun. So, ito po yung sitaw namin na gusto nang kumapit sa labas. Ilalabas na namin ngayon lang. Ayan. Oh, careful. Mahawa na rin yung kusina namin. Kasi parang gubat na. Kita mo yan. Kumakapit na. No. Ay, oo. Kumakapit na siya. Oh, careful. Sana magumanda yung ating sitaw. Oh, hand in hand. Kumakapit sila. Ayan. Hindi ko naman mawakan lahat yan. Okay. Alin, isa muna. Dalawa. Alam ko mayroon pa dyan eh. Wala na? Nakasingot dyan sa mga. Dito naman sila yung tinitanim sa ano. Saan? Timba? Mahal yung mga gulay ngayon kaya kailangan natin magtanim ng gulay-gulay kahit sa maliit lang na pwesto, no?
Kasi pag may gulay ka, nakakatipid ka na, masaya ka pa. Oo. Tsaka, ano, maganda yung nakikita mo siya na lumalaki, tapos nagkakaroon siya ng sariling bunga, tapos yung pipitas ka sa sariling bakuran, di ba? Tamaan ka, ano ba? Kadalong, sariling bakuran. Kadalong. Ang balatong ba pa? Kailangan ng, ano, yung malalim yung pagkatanim. Hindi naman ah. Di ba? Isang hapaw lang siguro pa. Hindi naman kinanglan yung malaki na, ano. Hindi naman siguro kailangan malaking paso. Ang dami mong paso dyan, no? Yung kulay itim, pwede na yan. Pwede na yan. Pwede na. Oo naman. Hindi naman ganun ka laki yung mga ugat niyan eh. Di ba yan lagi? Ay, dati yung pinaglagyan mo ng mga sili. Diyos ko, nung problema pa. Change of plans. Dito na lang to niya itatanim yung mga sitaw. Pero bawasan lang niya kasi sayang yung lupa eh. Kasi yung sitaw hindi naman ganun kalalaki yung ugat, diba? Last year pa, gloves ka pa. Ngayon, hindi ka nagmagamit ng gloves ah. Magaling kasi. Bakit? Magkaka-type kami kasi. Mm-mm. May in-order kasi kami na buong baboy dun sa farm. Mukha na naman kami ng ano, nagpa-deliver na naman kami ng baboy. Kasi naubos na yung... Ang kalahati natin nakaraan. Kalahati lang ba? Mm-mm. Kalahati lang yun. Sobrang tipid pagka may nabibili kaming baboy sa farm. Kasi dito, biruin mo yung 100 mo, parang ilang kilo lang, di ba? Pagka pibili ka sa shop, dun sa meat shop pa. Hmm. O kaya sa mga store. Pero pagka bibili kami ng buong baboy, masyadong tipid. Kaya yun yung malaking ano, katipiran. Kaya kayo dyan kung may mga kakilala kayo na may alam na farm, ayun. Yun yung gawin nyo. Hati-hati kayo. Mga, pwedeng 1/4. Sa mga hindi pa nakaalam kasi oo nga. Ilang beses na natin ito nabanggit sa sa vlog natin. Pwede kayo mag ano, hati-hati kung hindi nyo kaya yung kalahati. 1/4. Ganyan. Sa sa ano, sa isang buo, apat kayo ang hati. Walang problema yun. Payag naman sila. Pero buo nilang i-deliver. Mm. Diba? Pwedeng kayo na lang yung mag... Pwede nila, kinakat nila ng apat doon. Ah, oo. Tama. Pwede nyo ng pahati. Sasabihin mo sa kanila na, diba? Kung paano siya hiwain. Oo. Nang buo lang, pero hindi siya yung chop-chop lahat. Hindi. Halimbawa sa apat kung na parte, ganyan. Pwede na yan siguro. Buwasan natin, para pag tumaas siya, may space pa tayo na. Puno ka. Ay, alam ko na bakit gumanda yung soil mo pa. Kasi di ba pa, may mga nilagay tayo dito na mga... Nabubulok yung hay. Nabulok na yung hay, oo, no? Oo, gumanda lalo, oo. Oh. Kaya nagiging siya, nagiging buwaghag siya. Mm-mm. May hay ka pa ba? May isang balot pa ako dun. Ay, oo. Laking kasiperan din ng hay, no? Na parang nadagdagan yung soil mo. Alam mo yun, parang dumami. At saka ano siya, hindi siya yung matigas. Nung nakaraan, naalala mo, parang nagpuputek yung mga soil mo. Hmm. No? Dahil yun sa, alam mo yung nabili natin dun sa... Yung pangit na ano, klase ng soil na dinagdag mo dati. Nakatulong pala talaga yung hay. Dito ko siya itanim. Dito ko kasi ipipwesto yun.
Masa ililipat mo dyan. Para hindi muna siya masakit ng hangin. Ipat ko muna siya dito. Pero saan mo siya pagagapangin pagka lumaki na? Dyan. Dyan pa din. Tatanggalin ko to. Pagtanggal ko ito to. Ito na naman. Si tanggal na naman. Ganyan. Kiyatan. Pero yung patungan na yan, Pap, babaguhin mo pa yan? Yung may third floor? Mm. Kita mo, lambot pa rin, no? Diba? Maganda siya. Maganda yung lupa. Papya, bakit? Nabutas! So, dinurob lang na itlog to. Eggshell. So, may nagtatanong kasi kung anong kulay puti daw ba? Na nilagay. Oo. Kasi kami, marami kaming itlog lagi na niluluto. Kaya tinatabi ko yung mga eggshell. Hinugasan ko muna siya, tapos pinapatuyo bago ko siya ilagay sa plastic. 12 bata ako. Fingers crossed. First time namin magtanim ng beans. Pero ang ganda, ha? Naging ano lang siya, leggy kasi walang araw kasi sa loob ng bahay. Pero makabawi yan. Ganun talaga ang ganun talaga yung plants. Kahit anong halaman. Basta hindi naaarawan. Hindi siya maarawan. Nagiging leggy siya. Pag-isahin na lang niya para tipid na lang sa lagayan kasi ano lang naman wala, yan. Wala kaming space pati kasi. Oo. Tsaka saglit lang naman siya pa. Mga 4 months lang yan. Wala na, no? Ay, dito pagdating talaga ng gantong maganda na yung panahon, no? Mga tao parang lumiliwanag yung paningin, eh, no? Happy ang lahat. Kasi yan lang yung time na kagaya nito makapagtanim ka, lagi kang makatambay sa labas, makapasyal-pasyal sa mga garden center pa, no? Ang ganda manood ng, ang ganda mag ano, yung titingin-tingin ka lang ng plants, iba-ibang klaseng plants, nakakawala ng pagod, nakakawala ng stress. Umabol. Meron pa pala? Malay mo, umabol pa din. Balatong mana? Dalawa na lang. Tatakpan mo din yan ng plastic. So, parang hindi siya mabigla din. Last one. Parang walang nangyari, no? Parang dyan na siya tinanim, no? Ayan. Tipid-tipid sa space. Yan yung mga binibili namin sa Dalarama. Mga pagapangan nung nakaraan yan ng ano ba yung pepino, no? Gamit mo siya ng ilang taon. Ilang beses. Tsaka hindi naman mabilis masira to. Ayan, no? Matibay kaya. Maliliit na kawayan to pa, no? Ano tawag ito pa? Bamboo trellis. Pero parang ibang klase na bamboo, no? Para siya man. Chinese bamboo ba yan? Para. Sorry. Tingin si Dadong, eh. Tinry ko lang kung masalo mo. Hindi mo sinalo, eh. Alagang-alaga yung mga babies niya. Let's go. Tinatsaga niya pa yun.
Pagpapangin. Ito. Isa kasi maliit mo. Ayan, pagka maliliit lang, pwede niyang lagyan ng tali para tikit-tikit. Siguro parang ginagawa din yan mga gate sa mga garden pa na o fence. Pagkapangan lang talaga yan. Ganun pala. Uti-uti si Imo dadong sa pagapang daa. Ganun niya ka mabusisi si dadong sa mga gawain. Oh. E pag ako yan, sabihin ko na, okay na yan. Gagapang na lang kusa yan. Pero pag siya, tingnan niya. Tatsagain niya yan. Hindi naman hindi pa tapos na.